pag-asa at saan natin hinuhugot ang ating pag-asa kapag ka ang buhay natin walang kapag-apag-asa. Karating na wala nang magkakasakit. May isang araw na darating na wala nang lumpo, wala nang pilay. Kaibigan, kapag ka po nangangaral at tagapagturo sa inyo, ayang paliwanag. Bahala na yan. Basta't meron ka namang isa sa pito, naiintindihan. Anong balik tayo sa ating Panginoong Diyos? Tatanggapin niya tayo. Hindi niya tayo itataboy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na ginigiliw, na tumutugay-gay sa ating pagtalakay sa ating temang ang tanging pag-asa. Sa gabing ito ay pag-aaral natin ang isang bahagi ng pag-asa. At ang bahagi ng pag-asang ito ay pinamagatan kong katunayan ng pag-asa. Paano natin mapapatunayan at mapapatotohanan ang pag-asa na ating hawak-hawak talaga? Sinasabi ba ng banal na kasulatan ang pag-asa natin ay isang bagay na totoo at hindi isang bagay na basta na lamang natin pinaniwalaan? Alam niyo, maraming mga propesya o mga hula dati ang mga tao. Ang sabi ni Dionysius Lardner, siya isang British scientist noong 1823. Ang paglalakbay daw sa pamamagitan ng rilis sa isang matuling pagtakbo ay hindi posible. Dahil maaaring ang mga tao ay mamatay sa pamamagitan ng asphyxia o sila ay hindi makahinga. Kaya ang sabi nila, imposible na magkaroon ng mga bullet trains o mabilis. Kailangan, noon po kasi ang takbo ng mga tren ay halos 20 kilometers per hour. Ngayon, ang pinakamatulin na tren ay tumatakbo po ng 425 kilometers per hour. 425 kilometers at hindi naman po namamatay yung mga nakasakay doon. Noong 1800, sabi nila, hindi posible yan. Hindi mangyayari yan. Sabi naman ng isang siyentipiko, si Perry Paschet, profesor ng physiology sa Toulouse noong 1872. Yung teorya ni Pasteur tungkol sa mga mikrobyong, sabi niya, isang bagay na ridiculous. At ito'y isang bagay na hindi dapat paniwalaan. Dahil ang mga tao noon, hindi sila naniniwala na meron talagang mga mikrobyo. Kaya sabi niya, hindi ka panipaniwala yan noong panahon nila. Hindi pa kasi nila alam hanggang lumabas ang mga microbiologists at natuklasan nila na meron nga palang mga mikrobyo. Ang sabi naman ni Lord Kelvin, presidente siya ng Royal Society noong 1895, ang sabi niya, yung pagpapalipad ng mga mabibigat na mga makinarya ay imposible. Yung pagpapalipad ng bakal, sabi niya, imposible yan, hindi yan mangyayari. Kailan yon? Noong 1895. Pero alam niyo ba, ang pinakamalaki ngayon na eroplano na pinalipad lamang ng nakalipas na taon, 2008, ay ang Airbus A320. Ang Airbus A320 ay maaaring magsakay ng 800 pasahero. At yung 800 pasahero na yon, mga kaibigan at mga taga-subaybay, hindi pa kasama doon yung kanilang mga cargo o yung kanilang mga kargada. Ano ba't napakalaki noon, pero lumilipad. Ang sabi ng isa pa na mananalaysay, si Charles Duell, isa siyang commissioner sa United States na Office ng Patent o yung mga naiimbentong mga bagay. Ang sabi niya, ng 1899, lahat ng pwedeng maimbento ay naimbento na. Yon ay 1899. Yan ang pagtaya ng maraming mga tao sa kinabukasan. Yan ang kanyang naiisip na mangyayari sa kinabukasan. At halos lahat ng ipinakita ko sa inyo ngayong gabi na mga nauna, lahat iyon ang mga nagkamali. Ngayong gabi ay bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan at ating titingnan kung ano ang pagtaya na sinasabi ng banal na kasulatan may kinalaman sa ating kinabukasan. Tayo ba ay basta nang huhula na lamang sa dilim? Ang ating bangsang libutan ito'y patuloy na iinog sa araw at pagkatapos ay tayo'y patuloy lamang na mabubuhay dito ng walang kawakasan? Mula sa pagkapanganak hanggang tayo'y mamatay sa jabang, ganito na lamang ang buhay, mamamatay kayo, mamamatay ako, may iba naman na papalit at magpapatuloy ng gayon sa pag-inog ang ating sanglibutan. Ang sabi sa aklat ni Propeta Isaias, 46, talatang 9, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos
at walang gaya ko. Yan ang pag-aangkin ng Panginoong Diyos. Itatanong natin bakit sinabi ng Diyos na siya'y Diyos at walang kagaya niya na iba na nag-iisang Panginoong Diyos. Ang sumunod na talata sa talatang 10 ay ito, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Sinabi ng Panginoon ang kanyang pagkakaiba sa lahat ng nagpapanggap na di umano'y mga Diyos, pero Diyos-Diyosan. Dahil ang sabi niya, kaya kong ipahayag ang alin? Yung mga bagay na hindi pa mangyayari. Sa atin ay madali lang sabihin yung mga bagay na nangyari na. Pero ang sabi ng Diyos, ako ay kakaiba. Kakaiba sapagkat kaya niyang ipahayag yung mga bagay na hindi pa mangyayari. Ang ating sanglibutang ito na kinakapalooban ng napakaraming mga karahasan at napakaraming kahirapan at kasamaan. Iniisip niyo bang ang sanglibutang ito'y magpapatuloy ng gayon? At titingala tayo sa langit na sabihin natin, Panginoon, kami ba'y iyong iniwan na ganito na lamang ang mangyayari sa amin araw-araw? Araw-araw ay napapanood niyo sa 24 oras kung Channel 7 ang inyong napapanood ang samut-saring mga kasakunaan na dumarating sa ating bansa. Yan po ay nung nakaraang linggo lamang kinuha ko. At araw-araw ay bumubulaga sa atin ang mga karimari-marim na mga krimen na halos ay hindi katanggap-tanggap. Mga babaeng pagkatapos gahasain dito sa Pilipinas ay isinisilid sa bayong na putol-putol o di kaya naman ay nilalagay sa drum. Mga bata na binabagsakan ng bato matapos gahasain ng kanilang mga kamag-anak. At araw-araw ay bumubukas sa ating mga isipan ng mga bangyan dito sa Metro Manila na ano pa tiniisip lagi natin, kailan kaya matatapos ang sanglibutang ito? O tatapusin kaya ng Panginoong Diyos ang kahirapan sa sanglibutang ito? May patutunguhan ba ang ating pananampalataya at ang ating pag-asa? Sa aklat ni Propeta Daniel ay mayroong isang hari na nanaginip. Itong hari na naginip na ito ay doon sa kanyang panaginip ay hindi niya maintindihan yung kanyang panaginip. Bagayon, mayroong mga kabataang Hebreo galing sa Jerusalem. Matapos sakupin ng mga Kaldeyo ang Jerusalem, dinala silang bihag papunta sa Babylonia. At ang magkakaibigan na ito na kasama si Daniel ay nagpasya sa kanilang puso na hindi nila dudumihan ang kanilang katawan sa pamamagitan ng pagkain na nasa hapagkainan ng hari. Pinili nila na sila ay kumain ng mga prutas at ng gulay at ng tubig lamang. At ang sila ay kumain ng gulay, ng prutas at ng tubig lamang, sabi ng banal na kasulatan sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 1, sila ay nasumpungan na higit sa 10 beses ang katalinuhan doon sa mga tao na kumakain ng pagkain sa hapagkainan ng hari. Mabuti pa rin po na ang iniinom natin ay tubig at ang inakain natin ay gulay sapagkat yan ay nakakapagpaganda, nakakapagpalakas at saka nakapagpapatalino sa ating mga tao. Yung hari na ang pangalan sa Daniel Kapitulo 2 sa banal na kasulatan ay nanaginip. Nang siya ay nanaginip, nabagabag siya sa kanyang panaginip sapagkat yung kanyang panaginip ay alam na alam niya kung ano yung kanyang nakita, pero pagising niya, nakalimutan na niya kung ano ang kanyang napanaginipan. Di ba minsan nangyayari sa inyo yun? Pilit mong inaalala, alam mo na naginip ako eh. Alam ko na ano kasi yun? Tapos hindi mo na maalaala kung ano yung iyong napanaginipan. Ngayon, gusto ng hari na ipaliwanag ng mga pantas na tao ang kanyang panaginip. Kaya ang sabi sa Daniel Kapitulo 2, ipinatawag niya ang lahat ng mga pantas na mga tao, ang mga mahikero at ang mga inkantador, ang pinakamatatalinong tao sa buong kaharian para ipaliwanag sa kanya ang panaginip. Ngunit walang makapagpaliwanag sa kanya. E paano nga naman may paliliwanag? Hindi nila alam kung ano ang ipaliliwanag. Sabi pa nila sa hari, sabihin mo po sa amin, no, ang iyong panaginip at sasaysayin namin ang kahulugan. Sabagay, madali lang namang manghula kung ano ang kahulugan ng panaginip, kung alam lang panaginip. Pero patunayan nila na sila ay sa Diyos. At nalalaman talaga nila ang mga bagay na lihim, pati yung panaginip, hinihingi ng hari. Hindi nila masabi yung panaginip, lalong-lalo nang maibigay nila yung paliwanag, hindi nga nila alam yung panaginip. Si Daniel ay kasama doon sa mga matatalinong tao sa Babylonia at ipinag-utos ng hari
na lahat ng mga matatalinong tao sa Babylonia sa Daniel Kapitulo 2 ay patayin sapagkat walang makapagpaninaw, walang makatulong sa kanya. Ang sabi niya, ito palang mga taong ito, wala namang magagawa para matulungan ako. Ayan pang silbi nila. Si Daniel ay humingi ng tulong sa Panginoon. Niyaya niya ang kanyang mga kaibigan na magkakasama upang sila ay dumalangin. Mga kaibigan, malaki ang nagagawa kapag ka ang isang mananampalataya ay nananalangin. Pagka kayo ay humantong sa parang dead end, parang katapusan ng inyong buhay, parang mas maraming tanong kaysa sa kasagutan, ang panalangin ay nagbubukas ng mga himala ng langit. Kapag ka tayo lumuhod, sumampalataya sa Panginoon, nabubuksan niya ang langit at ibibigay niya ang kasagutan, ang Diyos ay magpapala sa ating mga kahilingan. Noon, nang manalangin itong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, ipinakita sa kanila ang pangitain at ang kahulugan ng panaginip o ng pangitain na nakita nitong si Nabucodonosor. Kaya sila ay lumapit sa hari, ang sabi nila sa Daniel 2:28, walang pantas, mga engkantador o mga salamangkero man ang makapagpapakita sa hari ng hiwaga na hinihingi ng hari. Ngunit, may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at isang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari, kailan? Kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Okay? Ngayon ay 2009, sinaysay sa banal na kasulatan sa pamagitan ng haring Nabucodonosor ang mga mangyayari sa mga huling araw. At ito ang pangitain ng hari. Ikaw o hari, nakakita. At narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto. Ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak. Ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal. At ang kanyang paa ay isang bahagi ay bakal at ang isang bahagi ay putik na luto. Sinaysay ni Daniel lang nakita ay isang kakilakilabot na isang napakalaking larawan na may ulong ginto, pagkatapos pilak yung bandang itaas niya at pagkatapos sumusunod ay ang tanso sa parting bewang at pagkatapos yung paa ay bakal at yung pinakailalim ng paa ay magkahalong bakal at saka luto na putik. Iyong tiningnan hanggang sa may natibag na isang bato, pagpapatuloy ni Daniel, hindi ng mga kamay na tumama sa larawan sa kanyang mga pangbakal at putik na luto at ang mga yaoy binasag. Samantalang di umano minamasdan ni Haring Nabucodonosor ang napakalaking larawan na iyon ay may isang bato na natibag, hindi yari ng mga kamay ng mga tao at tumama doon sa malaking larawan at ito'y binasag. Ang sabi ni Propeta Daniel, ito ang panaginip at aming sasaysayin ang kahulugan niyaon sa harap ng hari. So yung panaginip ay naibigay na. At ito di umano ang kahulugan na sasaysayin ni Daniel sa talatang 30 o 29 muna. Tungkol sa iyo o hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan kung ano ang mangyayari kailan? 2:29 ng Daniel. Kung ano ang mangyayari sa panahong darating. Tungkol sa iyo, hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyong higaan kung anong mangyayari sa panahong darating at siya na naghahayag ng mga lihim ay pinaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Ang sabi sa verse 37, ikaw, o hari, ay hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian. At alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa impapawid ay ibinigay sa iyong kamay at pinapagpuno ka sa kanyang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. So madali nating maalaman kung paano magsisimula sapagkat meron tayong partikular o tiyak na pagsisimulan. Ang hari ng Babylonia o ang Babylonia mismo, yung ulong ginto na nagsimula ng 605 BC at natapos ng 539 BC, ang sabi ay walang iba kundi ang Babylonia. Ang Babylonia ay tinawag na ginto o ulo ng ginto sapagkat ito ang tinatawag na pinagmulan ng mga sibilisasyon. Yung tinatawag natin na
kakinangan at kagandahan ng Babylonia. Ang Babylonia ay napapalibutan ng napakalalaki na mga pader. At pagkatapos sa loob nito, sa gitna ay dumadaloy ang ilog ng Euphrates, na anupat sila ay maaaring makapagtanim doon sa mismong sa loob. Dahil ang paraan ng pakikipagbaka noon, yung mga kalaban nila ay sila'y pinalilibutan. Hindi sila maaaring magutom sapagkat sila ay may sariling mga tanim. Ang templo ni Marduk na pinakasentro ng Babylonia ay naglalaman ng 18 toneladang ginto. 8 kalahating tonelada nito o 7,727 na kilo ay nasa altar na trono lamang. Grabing ginto yan. Kaya ito ang tinatawag na ginto sa panahon ng mga panahon. Ang Babylonia. Ang Babylonia din ay maaaring sakupin ng mga tao, pero meron siyang 20 taon na supply ng pagkain. Pagsasakupin po namin ang bahay ninyo, mga ilang araw kayo tatagal. Sa bahay, si nanay namamalengke mga pang isang linggo sa sapote. Kasi isang linggo, nilalagay lahat namin sa rep, makakatipid. Pagka ganun ang pamalengke. Pagka yung bahay nyo ang sinakop namin, mga ilang araw kaya kayo tatagal. Yung mayayaman dito, siguro aabot kayo, ang dami niyang dilata, ang dami niyang payless, ang dami niyang magi, ang dami niyang mga stock sa rep. Siguro matagal kayong tatagal. Pero malamang hindi kayo tatagal sa itatagal kapag sinakop ang Babylonia. 20 taon! Walang makakalabas para kumuha ng pagkain. Walang makakapasok para magdala ng pagkain. Kaya nilang tumagal sapagkat doon ay napakarami lang mga pagkukunan ng pagkain at ang totoo, maaari pa silang magtanim sa loob mismo ng Babylonia. Kaya ang sabi ng propesiya, ang Babylonia ang siyang ulo na ginto, siyang pinakamainam at pinakamahusay. Pero hindi doon natatapos ang kasaysayan. Ang sabi ni Propeta Daniel, at pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa sa iyo. Yan ang Persia noong 539 BC hanggang 331 BC. Napansin niyo po ba? Mula sa ulo na ginto, ang sumunod ay pilak. Papaganda po ba ang lagay ng ating sanglibutan? Hindi, di ba? Kasi nag-depreciate. Bumaba ang kalidad o yung nakalagay doon. Sumunod ay ang pilak. Samantalang nagsasaya ang apo ni Nebuchadnezzar na si Nabopolassar, ay pinasok sila ng mga taga-Medo at taga-Persia. Akala kasi nila impregnable, hindi mapapasok yung kanilang kuta dahil sa makakapal na mga pader at matataas na mga pader na dapat iniisip na wala makapasok. Ang ginawa ng mga taga-Medo at saka ng Persia, yung dumadaloy na ilog Euphrates sa kanilang kalagitnaan ay i-divert nila. Humukay sila ng kanal at doon umagos ang ilog, kaya doon sa ilog sa kalagitnaan ay natuyo at doon sila dumaan. Tunay at totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi mananatili magpakailanman ang kaharian ni Nabucodonosor. Alam mo pa ang ginawa ni Nabucodonosor para pasubalian yung propesiya sa kanya ng Panginoong Diyos? Gumawa siya ng isang malaking imahe. Mula ulo hanggang paa, ginto. Ang kanya sanang layunin, yung kanyang kaharian ay manatili magpakailanman. Pero hindi maaaring baliin ang sinabi ng ating Panginoong Diyos. Pagkatapos ng Medo at Persia noong 331 BC, sabi sa Daniel 2:39, at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. Papasok daw yung tinatawag nating pangatlong kaharian. Ano naman yung papasok na pangatlong kaharian? Yung tanso. Mula sa ginto na ulo, na ganun kaganda ang daigdig dati. Pati ang buhay ng mga tao, sumunod ay pilak, medyo maganda. Hanggang sumunod ay tanso, medyo maganda-ganda. Naalala nyo pa ba yung mga taga-subaybay natin ngayon sa ating telecast at sa ating mga kababayan at mga kaibigan at mga kapatid na nandito ngayon sa Manila Center? Naalala nyo ba yung sinasabi ng matatanda nung araw? Nung araw, Eka, nakakabili kami ng itlog, piso, 1 dosena. Tatanungin ko kayo at maaari po kayong sumagot, alin ang mas maganda ang kapanahunan? Nung panahon, nung araw, o yung panahon natin ngayon, kahit na meron ng mga technology? Nung araw, no? Nung araw, yung mga bata dadaan sa'yo, nakaganyan eh. Giraan po.
Pero ngayon, kung kailan ka may bisita, yung mga bata mo saka magtatatarang, bubuksan ng TV, papatayin ng TV, patutugtugin ng kung ano-ano, at pag sinaway mo, iiyak ng malakas na malakas. Nung araw pati, makakapamasyal ka sa ilalim ng buwan. Wala namang problema yan, kahit alas dos na, pag ganyan-ganyan ka lang. Di ba may kanta pa ng, ala-ala, nung tayo'y mag-sweetheart pa, naglalakad pa sa luneta nang walang pera. Di ba? Walang mga hold up sa'yo nun, walang mga atiban sa'yo nun. Kahit nalauna ng madaling araw sa ilalim ng buwan, pero ngayon, lalakad ka, mga alas G's. Yung mga dalaga nyo, palalakarin nyo? Hindi na, alala ka na eh, di ba? Sige ka ng text, sige ka ng tawag. Kasi, pagkain pati, sabi na, alam nyo noon, nung bata pa ako, bata-bata pa rin ho ako. Nung araw, nung nag-elementary ako, ang baon ko, 25 centimos. Nakakabili ako ng palamig, nakakabili ako ng Nutriban. Alam nyo yung Nutriban? Yung malaking tinapay na ganyan? Pagka nakain yun, para din kayong nasipa ng kabayo sa busog. Talagang busog na busog ka. Ay ngayon, pabaunan mo ng 25 yung anak mo. Baka iba to pa sa'yo yung 25 eh. Sinisipa-sipa na lang. Diba? Sa mahal ng pagkain ngayon, nung araw, ang sabi nila, pagka ikaw ay may piso, makakapultang ka ng gasolina. Nung araw. Pero ngayon, magkano isang litro? 38 ang presyo na ngayon. Mas maganda o ba? Gumaganda? Kahit anong pangako ng ating mga leader, this world is not getting any better. Ang pag-asa natin, wag nating ilalagak sa sanglibutang ito o sa ating mga pinagkakaabalahan o sa ating mga hanap buhay. Ang ating sanglibutang ito ay hindi papaganda. Ito ay papangit ng papangit ng papangit ng papangit hanggang tuluyan tayong masadlak sa malalim na kalagiman. Hindi po papaganda ang buhay ng maraming mga Pilipino. Sa ngayon sa Banal na Kasulatan, ang pumalit sa kanya doon sa Medo at Persia ay si Alexander the Great. Ito yung tinatawag nating imperyo ng Gresya. Yung mga Greeks, yan po ang pumalit. Kasi itong si Alexander, hindi lang siya basta Alexander, siya ay Alexander the Great. Dahil sa kanyang maraming mga pakikipagbaka ay kanyang ipinanalo na ano pat, nagapi niya ang India, nagapi niya ang Syria, nagapi niya ang parte ng Europa, nagapi niya ang mga taga-Africa, nagapi niya ang halos lahat ng mga tao na lumalaban sa kanya, nagapi niya ang lahat ng mga malalaking mga kaharian, at siya ay nalungkot at napaiyak ng kanyang mabalitaan na wala na siyang makakalaban. Nalungkot siya. At alam niyo ba, itong si Alexander the Great, kaya siya great, isang araw doon sa battle ng Pydna, sa Pydna, isang isla ito. Sabi nila, hindi natin masasakop yan sapagkat sila ay outnumbered. Outnumbered. Sila ay halos nasa 300,000 yung kanyang mga sundalo. Ang kalaban nila na mga Syrians ay nasa 3 million. So outnumbered sila by so many hundreds of thousands. Ang sabi niya sa kanyang mga sundalo, kaya si tinawag na Alexander the Great o Alejandrong Dakila, ang sabi niya, ang ating kapalaran ay nasa dakong ito. At hindi na tayo makakabalik doon sa ating pinanggalingan sapagkat tayo ay magpapatuloy na susulong sa ating tagumpay. At habang sila ay gumagawa ng tulay papunta doon sa isla, mga kapatid ko, ang kanilang pangsanggalang ay yung kanilang sariling mga katawan hanggang mapasok nila na totally ang isla na ito at sila ay nanagumpay. Kaya lang, ang problema ni Alexander the Great na siya niyang ikinamatay ay ang pag-inom niya ng alak. Nakita ko sa libro ng history, hindi ko lang po napicturean, ang laki ng kopa na kanyang iniinom. Buat-buat niyang ganyan. Para na ding timba, doon niya inilulubog na lang yung kanyang ulo sa pag-inom ng alak. Sa edad na 33, itong si Alexander the Great ay namatay at nahati ang kanyang kaharian sa apat, sang-ayon sa propesiya ng Banal na Kasulatan sa Daniel Kapitulo 7 na yung kaharian niya ay mahahati at may iwan sa apat na general. At pagkatapos niya, ang mga general niya, ang huling natalo na general ng general na Pompey, na general ng mga Romano, ay si Lysimachus ng 168 BC. Sa Daniel 2:40,
ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibasay ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat ng bagay at kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya ay makapuputol at madidikdik. Ang sumunod daw naman na bakal ay kaharian ay bakal. Mas maganda ho ba? Yung paa, mula sa ginto, patungo sa pilak, patungo sa tanso, ang sumunod na ay bakal. Yun namang sumunod na yon na bakal ay tinatawag nating Roman Empire. Ang kanilang pangunahing general noon ay si General Pompey ng 168 BC. Kaya, nang panahon na iyon, ng AD 4, naalaala nyo ba sa kasaysayan na ipinanganak ang ating Panginoong Jesus? Anong imperyo na ang namumuno? Ang imperyo ng Roma o yung tinatawag nating mga Romano. Tinawag silang parang bakal sa tigas sapagkat sila ang nagpauso ng mga parusa na talagang napakasakit at napakahigpit. Silang nagpauso ng pagpaparusa sa pamamagitan ng pagsunog, sa pamamagitan ng pagpapako, at sa pamamagitan ng tinatawag nating mga mabibigat na mga parusa bago tuluyang patayin ang kanilang mga kriminal. So parang bakal sila. Naalala nyo pa rin ang ginawa nila sa ating Panginoong Jesus. Yun po ay mga sundalong Romano. Samantalang ang ating Panginoong Jesus ay ipinako doon sa krus. Ang pako po na ipinangpako sa kanila ay hindi pako na di 4, pako po na di 8, na yung kapal po noon ay talagang makapal, na talagang mabubutas ang iyong kamay. At pagkatapos po, ikaw ay buhay pa, samantalang tumitigis ang iyong dugo, kagaya ng ginawa na sa ating Panginoong Jesus. Ikaw ay dahan-dahang mamamatay sa uhaw at pagkawala ng dugo hanggang tuluyan kang mamatay. Yan ang kamatayang sinapit ng ating Panginoong Jesus sa kamay ng mga Romano. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, pagkatapos ng mga Romano sa Daniel 2:41, at yamang iyong nakita ng mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalayok at magiging kahariang hati. Nang 476 AD, 476, oops, medyo malapit-lapit na, no? Nahati ang imperyo ng Roma na pinamumunuan ng mga Caesar. At ang Roma ay naging isang republika. At pagkatapos, yung mga imperyo na kanilang nasasakop ay naging mga independent na mga bansa. At pagkatapos, nagkahati-hati ang mga kahariang ito. Ang sabi ng banal na kasulatan sa pagpapatuloy sa Daniel Kapitulo 2 ay ganito po. Daniel, ngunit magkakaroon niya o ng kalakasan ng bakal, yamang iyong nakita ng bakal ay nahalo sa putik na luto. So ito'y magkakaiba na ng mga kaharian simula ng 476 AD na magsak ang huling imperyo ng Roma. Ang susunod na daw ay yung paa na magkakahalong iba't ibang kaharian. Merong bakal, merong putik. Yung iba ay matigas, yung iba ay matibay, yung iba naman ay sobrang malambot o yung tinatawag natin ngayon ng mga third world country. So yung mga pagkakahati-hati, nahati-hati ulit yung isang malaking imperyo ng buong sanglibutan. Yung Roma, yung Gresya, yung tinatawag nating Syria, nagkaroon ngayon ng tinatawag nating divided nation. Alam niyo po kung bakit ako excited? Sapagkat yung salita ng ating Panginoong Diyos, nang sabihin niyang ako ang Diyos, walang ibang gaya ko na nagpapahayag ng mga bagay mula sa pasimula, ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang mga bagay na ito ay malayong-malayo pa po sa pangyayari. Ngunit sinabi na ng ating Panginoong Diyos na siyang mangyayari at nangyari nga, nagkaroon ng divided kingdom o watak-watak ng mga kaharian. Ang Alemany, yung kanilang tribu noon ay naging Germans, ang Burgundians ay naging Swiso, ang France ay yung French countries ngayon, ang Lombards ay ang Italians, ang Saxons ay ang mga English-speaking countries, ang Suevi ay ang Portuguese, ang Visigoths ay siyang mga Espanyol ngayon, ang Heruli, Ostrogoths, saka Vandals. Wala na po yan ngayon. So yung pito na lamang ngayon ang natitira. Sabi sa Daniel 2:43, yamang iyong nakita ng bakal ay nahalo ng putik na luto, sila'y magkakahalo ng lahat ng lahi ng mga tao. Ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Sinabi na ng ating Panginoong Diyos matagal ng matagal na kahit anong gawing pagsisikap
ng mga bansang ito na sila muli ay magkaisa sa Europa ay hindi na sila muling magkakalakipan. Matapos na umahon ang ika-apat na imperyo, sila ay mananatiling wasak at magkakahiwalay. Pinilit ng napakaraming mga leader sa Europa na pag-isahin muli ang kanilang tinatawag na malaking kontinente at malaking imperyo. Ang totoo sa kastilyo ni Frederiksborg sa Denmark ay makikita ninyo doon sa malaking wall o malaking pader ng kastilyong ito ni Frederiksborg ang mga pagkakasunod-sunod ng mga pangalan ng mga tao, mga maharlika na lipi sa Europa na nag-asa-asawahan. Alang-alang na mapanatili sana nila ang kapangyarihan sa kanilang sariling pamilya. Magkagayon pa man, hindi pa rin sila naging isa sapagkat sinabi na ng Diyos, hindi sila maaaring magkaisa. Si Napoleon Bonaparte, isang dakilang general sa kanyang kapanahunan sa Pransya, sinikap niya na pag-isahin muli ang Europa at magkaroon ng isang Europa. Ang kanyang journal ay naglalaman ng ganito, magkakaroon ng isa lamang Europa, magkakaroon ng isa lamang pananalapi, magkakaroon ng isa lamang lingwahe o salita, magkakaroon lamang ng isang gobyerno sa buong Europa. Yan ang kanyang pangarap at gustong mangyari. At ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapag-isa ang Europa. Sa panghuling laban niya sa Waterloo, samantalang ang kanyang tropa ay umaharap sa mga Ingles. At napaka ang pagbabakang ito ay siya sanang magpapasya kung muling magiging isa ang Europa doon sa Battle ng Waterloo. Si Napoleon Bonaparte kasama ng kanyang tropa ay natalo at hindi nagkaroon ng pagkakaisa ang iisang gobyerno ang Europa. Ang sabi niya matapos ang pagkatalo sa Waterloo, ang Diyos na makapangyarihan ay sobra para sa akin. Ang Diyos na makapangyarihan ay higit para sa akin. God Almighty is too much for me. Hindi ko kayang labanan yung sinabi ng Diyos na ang Europa ay hindi na maaaring magkalakip-lakipan, kundi mananatiling magkakahiwalay magpakailanman. Isang laban na lang na ipapanalo niya, sana'y magkakalakip-lakipan na. Pero ang sabi niya ang Diyos, hindi ko kaya. Ang sinabi ng Diyos ay mananayo at tunay na mangyayari. Alam niyo ba na ang motto ni Hitler nang sakupin niya ang Germany at ang mga karatig bansa at sumiklab ang tinatawag nating First World War, ang kanyang motto ay magkakaroon ng isang mga tao, isang imperyo, at isang leader. At ang sabi niya, ang sasabihin niya, "Hi, Hitler!" Sinikap niyang patayin ang lahat ng kokontra sa kanya. Sinikap niya na i-massacre ang libo-libong mga Hudyo at libo-libong mga tao na ano pat walang mapaglibingan. Sabi niya, lahat ng kokontra sa ating tinatawag ng pamahalaan, papatayin lahat para maging isa muli ang Europa. Si Hitler ay isang malaking bigo at sawi sapagkat hindi niya muling ang Europa. Siya ay nagpakamatay at natapos ang gera. Hindi pa rin sumusuko ang mga Euro leader ngayon. Yan o ang kanilang bagong flag. Ang nakalagay sa kanilang bagong flag, ang ibig sabihin ay many voices, one people. At wag ho kayong mamamangha. Tatlong taon ang nakalilipas na ay gumawa sila sa buong Europa, 3 years ago pa lamang yan mga kapatid ko, ng Euro money. Nang ibig sabihin, yan ay panapat nila sa dollar, American dollar. Kung may United States, ang sabi nila, meron ding United Europe sapagkat sisikapin nila na maging isa muli ang Europa. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, hindi na sila muling magkaka-isa-isa. At ang sumunod sa Daniel 2:44, sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Kailan daw po? Sa kaarawan ng mga haring yaon, doon sa magkakahiwalay na kaharian. Ngayong 2009 na meron tayong tinatawag na magkakabukod na mga kaharian.
mahigit 220 na mga bansa sa buong mundo magkakahiwalay at magkakaiba ng mga batas ang mga gobyerno. Sabi ng banal na kasulatan, sa kaarawan ng mga hari ngayon, maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man iyaoy iiwan sa isang bayan. Pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at iyaoy lalagi magpakailanman. Nasa ang panahon po tayo ngayong 2009, mga kapatid ko at mga taga-subaybay? Tayo ba ay nasa panahon ng ulong ginto? Wala na. Sa panahon ng pilak? Wala na din. Sa panahon ng tanso? Wala na din. Sa panahon ng bakal ng mga Romano? Wala na din. Tayo ay nasa pinakadulo na ngayon ng kasaysayan ng ating sanglibutan. Nalapit na natin at naabutan na natin ang pinakadulo, ang malapit na pagwawakas sa panahon daw ng mga kahariyang ito. Sa ating kapanahunan ngayon, nakakatuwa. Magtatatag daw ang ating Panginoong Diyos ng isang kaharian at pagpuputol-putulin, wawasakin ang lahat ng kaharian iyon at iyon ay matatayo at mamamalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita ang isang bato na natibag sa bundok, hindi ng mga kamay at pumutol ng mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin. Sinabi ni Daniel sa haring Nabucodonosor, ito ang mangyayari sa haharapin. Isang araw wawakasan ng Diyos ang mga kaharian ng mga tao. Tinakda ng Panginoong Diyos na ang isang kaharian ay hindi mamamalagi magpakailanman. Ito ay mapapalitan ng mas mababang kaharian, mapapalitan ng mas mababang kaharian at ng mas mababang kaharian hanggang ang Diyos ay makialam sa mga kaharian ng mga tao at ipasya niya na nasubukan ko na ang tao sa kanyang sarili na maghahari ay palaging mabibigo. Ang tao kung maghahari sa kanilang sila-sila lamang ay dadao sa napakaraming kasamaan at napakaraming kamatayan. Isang araw, maghahari ang ating Panginoong Diyos. Ang panaginip, sabi sa Daniel 2:45, ay tunay. At ang pagkaaninaw niya ay tapat. Maliwanag na ang sabi ni Propeta Daniel na yung panaginip mong iyon, ang sanglibutang ito, ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang sariling kaharian ay itatayo niya at ang ating sanglibutang ito ay tatayuan ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Yung kahariang iyon na darating na siyang sisira sa lahat ng kaharian sa sanglibutang ito ay walang iba kundi ang pagdating ng ating Panginoong Jesus sa ikalawa. Isang araw na darating sa ating kapanahunan habang tayo'y nabubuhay pa, isang araw na darating ang ating Panginoong Jesus ay makikalam at patitigilin ang lahat ng kaharian sangayon sa propesiya sa banal na kasulatan. Ito ang isang bagay na tunay. Kung ang mga nakalipas na mga propesiya ay tiyak at eksaktong nangyari, mga kapatid ko, tiyak at eksaktong mangyayari din ng ating sanglibutan ay hindi mamamalagi magpakailanman. Ang panaginip ay tunay at ang pagkaaninaw niya ay tapat, tiyak na mangyayari ng Panginoon ay muling darating. Ito ang kasaysayan ng ating sanglibutan. Hindi magpapatuloy ang kasamaan ay mamamayagpag. Hindi magpapatuloy na ang mga taong api ay patuloy na maapi. Hindi magpapatuloy na mamumroblema tayo sa nangyayari sa sanglibutang ito. Hindi magpapatuloy na maraming mga tao sa Metro Manila ang nasusunugan. Maraming mga tao sa Bulacan at sa Mindanao ang inaabot ng buhawi. Hindi magpapatuloy na ang sanglibutang ito ay nawawasak ng napakaraming mga pagbaha at mga kalamidad. Hindi magpapatuloy ang mga landslide at ang kamatayan ng mga inosente. Hindi magpapatuloy ang ating paghihirap sa sanglibutang ito. Hindi magpapatuloy na mamamayani at pababayaan ng Diyos ang kasamaan. Hindi magpapatuloy na ikaw ay iiyak at magdaramdam. Hindi magpapatuloy na ikaw ay palaging luluha. Isang araw, puputuli ng Diyos ang lahat ng ating kahirapan sa pamamagitan ng pagtatayo ng kanyang kaharian na mamamalagi magpakailanman. Yan ay mangyayari sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya sa aklat ng Apokalipsis 22:12, narito ako'y madaling pumaparito at ang gating gandimpala
ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Sa ating kapanahunan, ngayong 2009, ako'y tuwang-tuwa sapagkat hindi ako'y pinanganak sa panahon ng Babylonia, hindi ako'y pinanganak sa panahon ng Medo-Persia, hindi ako pinanganak sa panahon ng Roma, ako'y ipinanganak sa panahon na sinabi ng Diyos, ako'y babalik, ako'y darating. At alam niyo po ba kung bakit hanggang ngayon ako'y Kristiyano? Dahil sa hindi mapasusubalian na mga propesiya sa banal na kasulatan. Mga kapatid ko, ang pananampalataya ninyo hindi sayang. Ang pagtitiis ninyo at pagtatapat sa Diyos ay hindi walang kabuluhan. May patutunguhan ang ating sanglibutan ito. Isang araw, si Kristo'y darating, malapit nang dumating, at iyak na darating. Kaya't mga kaibigan, maghanda kang, si Kristo ay salubungin. Ang oras ay nagtutumulin, maaring mga araw na lamang, maaring mga oras o mga minuto na lamang. Sa ating kapanahunan, ngayong 2009, si Kristo na ating tagapagligtas, na ating Panginoon ay darating. At sa buhay na ito, Siya ang ating tanging pag-asa. Huwag kayong umasa sa inyong maiimpok sa buhay na ito. Iya'y mawawala at masisira. Huwag kayong umasa at mag-abala sa mga bagay at kalayawan ng sanglibutan ito. Yan ay mawawala. Ngunit ang ating tanging pag-asa, ang pagbabalik ng ating Panginoon, Siyang lubos nating pag-asa. Pinatutunayan ito ng kasaysayan. At hanggang sa araw na ito, tayo'y nananampalataya sapagkat tunay at tapat ang pagkapaninaw sa banal na kasulatan. Bulay-bulayin niyo po ang inyong buhay. Kayong nawawala ng pag-asa. May pag-asa sa kinabukasan, hindi sa mundong ito, kundi sa kahariang inihahanda ng ating Panginoong Diyos na malapit nang dumating. Mga kaibigan at mga kapatid, minsan ba parang napapagod ka na sa buhay mo at iniisip mo, itong buhay paikot-ikot lang. At naiisip mo na, matatapos kaya ang paghihirap ng mga tao sa sanglibutan ito o ang aking paghihirap mismo? Ang sagot ng banal na kasulatan ay positibo. Isang araw na darating at ito ay maaaring sa ating kapanahunan. Ngayong 2009, hindi natin alam kung kailan. Ang alam natin sa ating kapanahunan, si Jesus ay muling babalik para wakasan ang lahat ng paghihirap ng mga tao. Umaaring ikaw ay isang kaibigan ko sa gabing ito na ang pag-abala ng buhay ay para sa mga bagay na pansamantala. Iniisip mo na ang tagumpay at ang buhay ay nakasalalay sa mga bagay na maaaring mong maangkin sa sanglibutan ito. Kaibigan, ang sanglibutan ito kasama ng lahat ng kanyang luho at lahaw ay magwawakas. Hindi ba mabuting tanggapin natin si Jesus? Sapagkat si Jesus ang pagmumula ng ating tanging pag-asa sa buhay na ito at sa buhay na darating. At kayo po na mga kapatid ko na tumanggap na sa pananampalataya sa Panginoon, ariin niyo pong ang pananampalatayang inyo nang tinanggap sapagkat hindi po kayo nagkamali ng inyong pinagtiwalaan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Samahan niyo po ako ngayong gabi sa pagtayo at tayo'y mananalangin sa ating tagapagligtas upang tayo'y mahanda sa kanyang nalalapit ng pagdating. Tayo po'y manalangin. Panginoon po namin na makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po ng marami sapagkat inilahad na ninyo sa inyong mga banal na salita ang pauuwian at patutunguhan ng aming planetang ito, ng aming mga buhay ay mayroong maluwalhating katapusan. Ito ay sa pamamagitan ng inyong itatatag na kaharian dito sa lupa at mawawakasan ang lahat ng aming kahirapan agam-agam. Kayo ang aming pag-asa. Higit sa lahat, ang aming mga buhay ay payapa at panatag at ligtas kung ipinagtitiwala namin sa iyong mga kamay. Kaya muli sa gabing ito, Panginoon, muli po naming inihahandog ang aming abang mga sarili sa iyong pagkalinga. Kupkupin niyo po kami, Panginoon, sa iyong mga kamay.
upang kung dumating ang mapalad na araw ng iyong pagpapakita sa mga lapaap ng langit at ng katapusan ng sanglibutang ito, kami panatag na makahaharap sapagkat kilala namin ang aming pinagtiwalaan, ang aming Panginoong Yesus. Salamat po ng marami sa pagdinig sa aming panalangin. Salamat po ng marami sa katiyakan sa aming pag-asa. Ito po'y dalangin namin, alang-alang na lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.